During a visit inside the Aurora Provincial Jail, an ICRC-supported facility, we spoke with some inmates to give us a glimpse of how life is behind bars. With an overpopulation rate of 416%, overcrowding and its consequences are problems they had to deal with every day. Iba po talaga na sa loob kasi po, kulob po yan. Eh, yung hangin po, kulang. Ang supinangin, kaya mainit po na hindi mamari ang init na sa loob. Sa mga tarima po namin, ma'am, 23 inmates po kami. Eh, yung iba, nagdadalawa-dalawa na lang po sila. Dito sa sahig po, ma'am, mas marami po yung karga. To ease overcrowding and in accordance with international prison standards, female inmates, which make up less than 10% of the jail population, have been housed in a separate dormitory starting February 2015. Nade po, diretsuhan po yun, galing pong flowing. Kaya lang, nagbabago naman siguro yung panamplowing. Tapos yung mga tubo na nga, eh, medyo pa na rin po, kalumaan na rin. Doon po nagkakaproblema nun. Ngayon, nakapaggawa na po siya ng tanke. Eh, malaki pong kakulangan sa tubig po namin dito sa jail kasi po lalo na po sa mga padlakan. Eh, mainit pa sa loob. Siyempre, hanggat maaari po, oras-oras po kung naniligo sila ganyan para maipasan po yung init sa loob. As part of ICRC's support, improvements were made with the jail's water supply system, including the construction of a concrete water tank for collection, electric pump, steel tanks, and replacement of pipes. To improve sanitation conditions, septic tanks were also repaired and toilets in each cell were replaced. A new kitchen was also constructed where energy-efficient stoves and solar water heaters were introduced. Mas madali naman po ngayon kaysa noon. Tsaka hindi na po mausok. Noon po ay mausok pag may bunot. Tagaluto rin po ako dati ay. Nagkasakit po ako ay inubo. Tinakbo nila po ako sa hospital noon. Kaya po natanggal ako dyan sa lutuan. Masakit po sa ilong, sa ulo. Maamoy na usok. Pero ngayon po, hindi naman na gano'ng mausok. Bagong lutuan na. Madali na po. Dati po, open. Eh, hindi ko namin matantya yung init po na kumukan po sa aming katawan dahil wala na pong harang. Mas magaan na po sa ngayon kaysa dati. Pag ginagamit solar, madali na pong pumulo. Nakatipid po kami sa oras, nakatipid kami sa kahoy. Nakakaligtas po kami sa usok. Malaking tulong na po yan dahil sa ginhawaan po namin nagluluto. Nung una po, ang bintana lang po namin sa side by side, maliit lang po. Pero dito po sa gawing visiting area, wala pong bintana kahit maliit po yan nung araw. Doon sa kabila po, meron pong maliit na pahaba po na mga 6 inches or 7 inches lang po. Anong dinagdag po yan, medyo umaliwalas po ng kaunti. May hangin na pong pumapasok. With the construction of new windows and enlargement of existing ones, ventilation inside the cells was greatly improved. Maghapon po kami dito, ma'am, na gumagawa. Pagkabilangan po, ma'am, yung nagpapabilang kami, tapos dito na rin po babalik ulit, ma'am, pagkatapos ng bilang. Maligaya rin po kami, ma'am, at kahit pa paano, nakakagawa rin po kami ng nabebenta para pang-suporta rin po sa pangailangan din po namin dito sa loob. O kaya kung kan man, may bibigay rin po kami sa mga pamilya namin. Ang kasama po namin dito na quantity ni ma'am, siya din po ang nagturo sa amin para gumawa po ng ganito kaysa wala naman po kaming ginagawa sa loob. Mas mabuti po yung andito na lang kami, ma'am. E dito po kasi nalilibang na po kami kahit papano po. Kumikita din po pagka nakabinta po kami. Masaya yung pakiramdam din namin, ma'am, kahit naibibigay lang namin sa mga kamag-anak namin. Ganun. Para kahit papano maalala lang din po kami na nandito. Aside from handicraft activities in the workshop, some inmates are also allowed to practice their skills inside the jail premises, like this barber who provides services both to his fellow inmates and jail guards. As part of its work, the ICRC visits jails to ensure the humane treatment and living conditions of those detained. This is done by working with detention authorities, speaking privately with detainees, and when needed, it carries out assistance projects to improve detainees' access to water, sanitation, and healthcare.